Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pangako? Litong tanong ni Bella kay Lolo Nel na nakangiti pa rin habang nakatingin sa kanya. Nangako ako sa lola mo na ipapakasal kita sa pinakamabuti kong apo. Nangako ako sa kanya na aalagaan kita at ang mga magulang mo sa abot ng aking makakaya. At alam kong si Casper ang lalaking nababagay sa iyo, iha. Kung siya, alam ko na maaalagaan ka talaga. Magtrabaho man siya, pero alam ko mabuti siyang lalaki. Paliwanag nito. Napangiti siya sa sinabi nito. Kahit kasi wala pa siyang masyadong alam sa personal na buhay ni Casper o sa nakaraan nito, ay nararamdaman niya na hindi ito masamang tao. Hindi man din masalita si Casper, ay nararamdaman niya sa mga kilos nito na kahit papaano, ay may kuwang naman siya sa buhay nito. Hindi nga ba't sinabi nito sa kanya na hindi ito nagsisising pinakasalan siya nito? Sa ngayon, isapat na sa kanya yon. Yon ang tumatakbo sa isipan niya na mapalingon siya sa hagdan at makita niya si Casper. May bahagyang kunot sa noo nito na marahil ay dahil sa kung ano mang pinag-uusapan nito at ng assistant ng lolo nito. Pero na masalubong niya mga mata nito, ay agad na wala ang gitla sa noo nito at tuluyan ang lumapit sa kanila. Nainip ka ba? Tanong nito sa kanya. Numiti siya. Hindi. Kinuwentuhan ako ni Lolo ng tungkol sa love life niya. Anya rito, bahagyang umangat ang kilay nito, pero hindi naman nagkomento. Mukhang hindi nito alam ang tungkol sa koneksyon ng lola niya sa lolo nito at ang tunay na dahilan ng pagpapakasal nila. Naipasa mo na ba sa kanyang lahat? Tanong ni Lolo Nel dito. Yes, mauna na kami, Lolo. Simpleng paalam lang ito sa matanda. Pagkatapos niya magpaalam na rin sa matanda, ay inakay na siya ni Casper palabas ng kabahayan. Nang nasa biyahe na sila, ay hindi niya mapigilang suyap-suyapan to upang masiguro kung mas maayos na ang mood nito. What? Tanong nitong bahagyang sumuyap sa kanya. Tuluyan na niya itong tiningnan. Casper, hindi ba kayo magkakasundo ng mga relatives mo? Maingat na tanong niya rito. Umangat ang gilid ng mga labi nito at tumingin sa harapan nito. Masyadong mababaw ang hindi magkasundo. Ayaw niya sa akin at ayaw ko din sa kanila. Sagot nito. Pero bakit? Nagtatakang tanong niya. Hindi rin niya maintindihan kung bakit may kakaibang tensyon sa pagitan ng makamag-anak nito. Samantalang masayahin naman at mabait si Lolo Nel. Dahil ako ang presidente ng kumpanya, hindi sila pabor sa akin na binigay ni Lolong majority ng stocks at kapangyarihan sa kumpanya. Anito. But you deserve it. Mariing sabi niya. Tiyempo namang huminto sila dahil sa traffic light. Napatingin to sa kanya at nasa lubong niya ang mga mata nito. I know you deserve it. Saksi ako kung gaano mo ibinuhos ang oras at kakayahan mo para sa kumpanya. At dahil nakita ko ng mga kamag-anak mo, sa tingin ko'y wala sa kanilang kaya maging mas magaling na presidente kaysa sa'yo. Anya rito, napatitig ito sa kanya. Tigla naman siyang nahiya sa dami ng sinabi niya. Napasandal tuloy siya ng husto sa kinauupuan niya at napatingin sa labas ng bintana. Hindi pa rin umaandar ang sasakyan nila. Bella! Tawag nito sa kanya. Lumingon naman siya. Nanlaki ang mga mata niya nang tumingkayad ito palapit sa kanya at walang salitang hinalikan siya sa mga labi. Napapikit siya dahil sa pasiil na paraan ng paghalik nito. Pagkatapos ay bahagyatong lumayo sa kanya. Alam mo talaga kung paano pagaanin ang loob ko. Halos pabulong na sabi nito. Bahagya siyang dumilat at ngumiti. Really?
Paanas na tanong niya, gumantito ng ngiti. Yes, really. Yun lang, at muli na nitong tinawid ang pagitan ng mga labi nila. Napaganti rin tuloy siya ng halik dahil sa sayang nararamdaman niya sa sinabi nito. Napatigil lang sila na makarinig ng sunod-sunod na busina. Naka-green na pala ang traffic light. Nagkatinginan sila at sabay pang natawa bago nito pinaandar na ang sasakyan nila. Next time, huwag ka magsasabi ng mga bagay na magtutulak sa akin para halikan ka. Baka sa susunod, mahuli pa tayo ng pulis. Pabirong sabi nito. Natawa na lang siya sa sinabi nito. Ah, hindi na masamang makasal ha? Naalimpungatan si Bella mula sa pagkakatulog niya na hindi nakatabi si Casper. Napabangon siya. Usually kasi, kapag nagigising siya sa alanganing oras, ikatabi na niya ito. Napatingin siya sa orasan, alas 3 na ng madaling araw. Nang makita niyang may ilaw pang nanggagaling sa maliit na silid na tumatayong opisina nito sa bahay nila, ay napatayo siya. Maingat siyang lumakad patungo roon upang silipin si Casper. Nakita niya nga itong nakaupo pa rin sa harap ng laptop nito at ilang mga papel sa lamesa. Nagtatrabaho pa rin ito, kahit na dati naman ay hanggang alauna lang to gising. Himbis na lapitan ito kaagad at usyosohin ay muli siyang lumakad palayo rito na walang ingay. Pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto nila at dumiretso sa kusina. Ititimpla na lang niya to ng kape dahil sa mga ganoong pagkakataon, ayun lamang ang naiisip niyang maitutulong niya rito. Napapangiti na siya habang hinahalo niya ang kape sa kusina. Sa totoo lang, ay nai-enjoy siya sa buhay may asawa niya. Ni hindi niya naisip noon na nakaka-enjoy naman pala maging may bahay. Masaya siya kapag pumipili siya ng isusuot ni Casper sa umaga at kapag sinusuot nito yun. Natutuwa siya kapag pinagbibigyan siya nitong yakapin to kapag gusto lang niya. At pakiramdam niya ay may silbi siya tuwing ginagawa niya mga simpleng bagay para rito na gaya ng pagtitimpla ng kape nito gaya sa mga oras na yun. Marahil ay dahil ginagawa niyang lahat ng yun para sa lalaking mahal niya. Ang ikasal sa lalaking mahal mo ay isang napakagandang pakiramdam. Nang tapos nang mabulo ang kape, ay mabilis na niya itong isinalin sa tasa at excited na umakyat pabalik sa kwarto nila. Saglit na tumigil sa pagbabasa ng mga papela si Casper at bahagyang nag-inat. Nang mapatingin siya sa wristwatch niya, ay nalaman niyang alas 3 na pala na madaling araw. Marami-rami pang kailangan niyang tapusin. Napaigtad siya na makaamoy siya ng bird coffee. Pagkatapos ay may isang tasa ng umuusok na kape na inilapag sa isang panig ng lamesa niya. Otomatikong napatingala siya. Magkahalong pagkagulat at mainit na pakiramdam ang nadama niya sa dibdib na masalubong niya ang nakangiting mukha ni Bella. Halatang galing to sa kama dahil bahagyang magulo ang buhok nito. Napahigit siya ng hininga na maramdaman niyang may binuhay itong bahagi ng katawan niya dahil lamang sa itsura nitong yon. Ngayon ka lang inabot ng ganitong oras sa pagtatrabaho sa bahay ah. Coffee? Nakangiti pa rin sabi nito na lumapit pa sa kanya. Napangiti na rin siya at nagbuga ng hangin. Oo, kailangan kong tapusin ang mga to as soon as possible. Anya rito. Inalis na niya ang tingin niya rito at kinuha ang kapeng bigay nito. Bakit mo ba minamadaling mga yan? Tanong pa nito na lumapit pa. Bahagya pa tong yumuko upang marahil isilipin ang mga papeles. Natigilan siya ng ilang pulgada na lamang ang layo ng dibdib nito sa mukha niya. Napamura siya sa isip, kasabay ng paghigpit ng hawak niya sa tasa niya, nang bigla siya magkaroon ng pagnanais na bitawan na lang yon kung saan, upang mahigit niya palapit sa kanya si Bella. Mula nung araw sa stockroom, ay palaging ganoon ang nararamdaman niya. Tuwing nakikita niya si Bella, ay parang wala siyang ibang gustong gawin kung hindi ang ikulong to sa mga bisig niya. Tuwing nakikita niya tong nakangiti, ay natetem siyang halikan to. Ngunit sa tuwing ay nagagawa niyang pigilan ng sarili niya dahil ayaw niyang matakot ito. Yun kasi ang napapansin niya rito tuwing sinusubukan niyang itaas ang ibabang level ng yakap ng halikan niya.
at ayaw niyang matakot to dahil sa pagkasabik niya, tumikihim siya. Ayan ang mga papeles na hindi ko mipapasa sa assistant ni Lolo Nel dahil akong personal na gusto ng mga kliyenteng yan. Gusto kong tapusin agad para makalive ako kahit 3 araw lang na walang istorbo. Anya rito, tumingin to sa kanya at dumiretso ng tayo. Bahagya pang namimilog ang mga mata nito. Maglilive ka? Bakit? Takang tanong nito. Inilapag niya ang tasa ng kape niya at sumandal sa swivel chair niya upang maayos at yung mabistan. Gusto niyang makita ang magiging ekspresyon nito kapag sinagot niya ang tanong nito. Dahil gusto ko magbakasyon with you. Mula nung ikasal tayo, hindi pa tayo nakakapag out of town. That's so strange, right? Dapat nag-honeymoon ang mga bagong kasal. So mag out of town tayo? Anya rito, lalong namilog ang mga mata nito. Pagkatapos ay sumilay ang matamis na ngiti nitong palaging napapangiti rin sa kanya. Talaga? Matagal na nga akong hindi nakakapag out of town. Masayang sabi nito. Hindi na siya nakatiis. Inabot niya to at hinatak palapit sa kanya. Napaupo ito sa kandungan niya. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha nito nang higpitan niya pang pagkakayakap sa bewang nito. Pagkatapos ay hindi nakatiis na halikan niya ang mga labi nito. Naramdaman niya ang pag-igtad nito sa ginawa niya. Tumigil siya at tiningnan ang mukha nito. Namumula ang mga pisngi nito. Ang mga mata nito ay may kakaibang kislap. Casper? Tawag nito sa kanya. Bella? Anas niya, kasabay ng pagsubsob niya sa balikat nito. Naramdaman niya ang marahas na pagpintig ng pulso nito. Napahigpit ang pagkakayapos niya sa bewang nito. Matatanggap mo ba ako? Mahina pa rin tanong niya rito. Natatakot siya dahil nararamdaman niyang malapit na maputol ang PC niya. Baka kapag nangyari yun, ay mapuwersa at masaktan niya ito. Matagal na hindi ito nagsalita, napabuntong hininga siya at labis-labis ang pagpipigil na inangat niya ang mukha mula sa balikat nito. Casper? Tawag nito sa kanya. Nag-angat siya ng tingin. Bago pa siya makahuma, ay hinawakan na nito ang mukha niya at kusa siyang hinalikan. Saglit siyang natigilan sa pagkagulat. Ngunit na maitindihan niya na yon ang sagot nito sa tanong nito'y napuno ang kakaibang saya ang dibdib niya. Bagay na noong wala pa to sa buhay niya ay hindi niya nadama. Tinugunan naman niya ang halik ng asawa. Hindi mapaalis ang ngiti sa mga labi ni Bella habang nakatitig siya sa payapang mukha ng natutulog niyang asawa. Nakatagilid siya paharap dito at ang mga kamay niya'y nakalapat sa bandang dibdib nito habang ang mga braso naman nito ay nakapatong sa bewang niya. Pareho silang walang saplot sa katawan kaya damang-dama niya ang init na nagmumula rito. Kanina lamang ay naging ganap ang pagiging mag-asawa nila. Dati akala niya ay nakakatakot na karanasan yon. Kaya sa tuwing nararamdaman niyang gusto yun ni Casper ay natatakot siya at umiiwas. Bagay na napapansin naman nito at hindi siya nito pinipilit. Pero kanina, habang nasa kandungan siya nito at narinig niya ang pagbulong nito na matatanggap mo ba ako, ay tila natunaw ang puso niya. Hinihintay lang talaga siya nito. Kahit bahagyang nanginginig ang mga braso nitong nakayakap sa kanya, na wari pinipigilan ng sarili, ay tinanong siya nito. Sigurado rin siya na kung tumanggi siya, ay papatulugin na lang siya nito habang ito'y magpapatuloy sa trabaho na gaya ng ginagawa nito dati. Pero sa mga oras na yon, ay wala siyang naramdaman takot at pag-aalinlangan. Bigla ay napuno ng labis na pagmamahal ang puso niya. At dahil nahihiya siyang sumagot, ay siya na ang kusang humalik dito. Ang nangyari pagkatapos na yon ay isang masaya at masarap na karanasang hindi niya makakalimutan. Dahan-dahan lang si Casper sa ginawa nila dahil ayaw niyang masaktan niya ito. Napangiti na naman siya at hinaplos ang mukha nito. Bahagya itong gumalaw at higit siya palapit dito.
Pagkatapos ay sumubsob ito sa leeg niya. Base sa malalim na paghinga nito, ay tulog ito. Napabuntong hininga na lang siya at niyakap ito kapag kuway kontentong nakatulog na siya. Huy, bakit ka maglilif na babae ka? Magkapanabay na tanong ni Lena at Naya pagkalabas sa pagkalabas niya sa opisina ni Mrs. Ramos. Kakapaalam lang niya na maglilif ng 3 araw. Na-fill upan na rin niya mga dapat niyang fill upan para sa leave na hinihingi niya. Ginitian niya lang ang mga ito at nagpatiuna sa cubicle niya. Nakusunod naman ang mga to sa kanya at mukhang wala siyang balak tantanan. At bakit ganyan ka makangisi ha? May inililihim ka ba sa amin no? Napapansin ko na parang may ibak sa'yo Bella. Umamin ka nga. May boyfriend ka na no? Ang aura mo lately ay kulay pink eh. Sabi pa ni Naya, nanlaki ang mga mata niya kasabay ng pag-init ng mukha niya sa sinabi nito. Mas matalas ang pakiramdam ni Naya kaysa sa inaasahan niya. Paano napansin? Mahinang sabi niya. Sabay na napasinghap ang mga ito. So totoo? Napalakas sa sabi ni Naya. Naitakip niya ang mga kamay sa bibig nito. Dahil may ilang office mates sila na hindi pa rin umuuwi at napalingon sa kanila. Naya, ang ingay mo! Saway niya rito. Inalis nito ang kamay niya sa bibig nito at bahagyang lumapit sa kanya. So, hanggang kailan mo balak ilihim sa amin ang love life mo? Magkaibigan ba tayo ha? Mahinang tanong niya. Napangiwi siya. Paano ba niya sasabihin sa mga ito ang lahat? Saan siya magsisimula? Hindi naman sa inililihim ko. Hindi lang ako makakuha ng tiyempong sabihin. Paliwanag niya. Magtatanong pa sana ang mga ito nang lumabas sa opisina nito si Mrs. Ramos. Miss De Guzman, halika sandali. Pupunta tayo sa design department para sa sinasabi ko sa iyo magiging trabaho mo temporarily. Tawag nito kay Lena. Napatayo si Lena. Napansin niyang nag-ibang ekspresyon sa mukha nito. Tila bigla tong nailang. Tumingin ito sa kanila at halatang pilit lang ngumiti. Sige, maiwan ko na kayo ha. Yun lang at sumunod na ito sa boss nila. Kaninang umaga pa parang may problema yung si Lena. Bakit kaya? Tanong ni Naya. Oo nga. Pero alam ko in time sasabihin niya rin kung anong pinoproblema niya. Sang-ayon niya, nang mapatingin siya sa relo, ay lampas 5:00 na. Ay, uwian na pala? Aniya at tumayo na. Kailangan pa niya mag-impake dahil bukas sila aalis ni Casper. Mauna na ako sa'yo, Naya ha? Paalam niya rito. Hoy teka, di ka pa nagkukwento. Habol nito sa kanya. Ngumisi siya. Pagbalik ko na lang. Bye! Anya rito at umalis na.